Eksklusibong balita kaninang alas 8 ng umaga. Ito, magandang balita po, lalo na ngayon na marami nagsusuicide dahil sa problema sa depresyon o kaya naman ay problema sa pag-iisip. Dahil nilagdaan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Mental Law of Republic Act 11036 na naglalayong mapoprotektahan ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino na matugunan ang kanilang psychiatric, neurological at psychological na pangangailangan. Kung ano ang sakop na tulong na pwedeng ibigay sa ilalim ng naturang batas at kung agad ba itong mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Gaano kabilis? Alamin natin sa report ni Mavel Aribe. Dahil pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11036 o Mental Health Law, ay maraming mambabatas ang umaasang magiging instrumento ang bagong batas na ito para mapigilan ang napakaraming suicide cases sa bansa. Sa exclusive interview ng programang Damdaming Bayan ni Dr. Cesar Chavez, pinamamadali ni Senator JV Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Health, ang IRR o Implementing Rules and Regulation ng Mental Health Law para agad mapakinabangan ng mga Pilipino na may sakit sa pag-iisip. Itatatag ng bagong batas ang Philippine Council for Mental Health na siyang sasailalim sa Department of Health at tatayong policy making, planning, coordinating at advisory body na siyang pangunahing tanggapan na magpapatupad ng mental health law. Layo ng nasabing batas na mapagkalooban ng mas abot kaya, mas mabilis at pangmatagalan na serbisyong medikal ang mga makakaranas ng problema sa pag-iisip kabilang na ang depresyon. Sana po ay bilisan na mong paggawa ng IRR para ito ay ma-implement ng maayos at kagaran because gaya na sabi ko, Sir, nag-aalala din ako. I'm sure alam mo rin yun na napakarami, lalo na siya among the youth, no, yung mga millennials, parang very common na ngayon yung kakaroon ng depression. Ang makakalungkot pa yun nga, and some cases talaga nauuwi sa suicide. So hopefully help is coming, no, with the passage of mental health. Sa pamamagitan ng batas na ito, ibinida ni Senator JV na magtatayo ng mental health unit sa mga pampublikong ospital para makapagbigay ng psychiatric, neurological at psychological help sa mga nangangailangang Pinoy. Hinimok rin ng senador ang publiko, lalo na ang mga millennial, na kumonsulta sa psychiatrist kung kailangan dahil accepted naman na ito at anumang problema sa mental health. Binigyang diin ni Senator JV na dapat anyang alisin na ang tradisyon na kapag nagpatingin sa psychiatrist ay baliw na dahil hindi anya ito tama. Pag sa Pilipinas, pag if you see a psychiatrist, pumunta ka sa psychiatrist. Parang iba na tingin sa'yo. Iba na tingin sa'yo. Iniisip, baliw ka na o nasisira ka pa. But, na, mali na, mali yun, di ba? Mali yun. Yes. Kailangan maging accepted ito at tanggap, katanggap-tanggap sa publiko na it is normal and hindi masama na ikaw ay pumunta sa psychiatrist. Exit. Mental health, no? Mental health. Lumabas sa isang pag-aaral sa University of the Philippines na isa sa kada 5 katao ay may problema sa mental health, habang sa mahigit 110 milyong populasyon sa Metro Manila ay mahigit 28 milyon ang may mental health problem. Si Senador Risa Hontiveros ang author at principal sponsor ng nasabing batas, habang co-author naman niya sina Senate President Vicente Soto III, Senators Loren Legarda, Antonio Trillanes IV, Paolo Benigno Aquino IV, Sonny Angara at Joel Villanueva. Para sa DZRH Network News, Mavel Aribe, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.